Hi, Harry. Hello. May hangover pa tayo from the Our Zone concert weekend. Yes, sobrang daming pa ang mata. Sobrang daming nangyari, but the good thing is holiday to die and makakapag-react tayo sa Bazinga. Actually, we would like to congratulate SB19 dahil na-nominate sila and at the same time nanalo ang hanggang sa huli sa katatapos lamang na Awit Awards. So, wow. Let's congratulate the boys. Parang hanggang sa huli as Song of the Year? Hanggang sa huli as People's Voice Favorite Song Winner. So, congratulations sa SB19. Although, hindi natin na-sweep or nakuha lahat, ganun talaga. Diba? True. But the most important thing is that we're bound for greater things. We need to lose some to gain some. Yun yung paniniwala ko in life, Harry. Kasi sometimes, like for example, if nanalo sila rito sa Awit Awards or na-sweep nila lahat ng awards, baka mamaya isipin ng ibang award-giving body na I think masyado na silang laging napapansin. I think it's time para mag-focus tayo sa iba. True. Oo, so parang ganyan kasi kahit sa ibang bansa rin, parang sometimes if masyadong binigyan ng MTV ng spotlight yung isang artist, sa American Music Awards or kaya pagdating sa Grammys, iba yung kanilang take. True. Mm-hmm. So, tsaka ano, parang at the end of the day, everything happens for a reason. And at the same time, kung ano man yung reason na yon, we will find out. Yeah. And let's not think about the money kasi yan ang problem. Yan din yung parang sa isa mga investment natin, yung voting. Talagang ganon. I mean, talagang ganon. But nevertheless, I am happy na naging sad lang ang 18 and then at the same time, naka-move on sila agad. Diba? Yeah. So, pero ang alam ko, may prize ang lahat. Nang kung ano man yung nangyari, ito na nga, nagkaroon sila ng performance dito sa Awit Awards. Oo, at least nagkameron ng performance and I heard magagandahan tayo. So let's watch, okay? Bongga yung pagkawala ng iba. This is actually, diba, I don't know if naaalala ng mga viewers natin, but we were complaining na bakit pre-recorded yung performance, pero bakit hindi lagyan ng edit? Exactly. Kasi, yeah, parang nakukulangan tayo sa experimentation when it comes to pre-recorded performance. Oo, kasi diba parang nakikita natin yung mga pre-recorded performances sa Hollywood, sa international. And we can see talaga na since hindi naman na natin maluloko yung mga tao na pre-recorded ito at hindi ito live, why not add elements of, oh my God, ang ganda ng set, I must say. But hindi natin lagyan ng elements ng mga editing, di ba? Mga parang creative cutaway, cuts, and creative ng mga inserts. Tapos nakikita mo yung ano, yung lighting na horizontal. Yeah, na very neon. Sobrang lakas ng ano niya. Yung neon color, sobrang lakas ng dating niya sa background. And I love the graffiti. Talagang parang very, ano, graffiti neon yung peg. Yeah. Bazinga material. Bazinga material. Mm-hmm. And, I love the attire, the costume of the boys. I love them their makeup, not too heavy. Diba? Yeah. I love the floor. I think sa parking space to or kung saan mang lote ito shinoot. Tapos may parang, alam ko, feeling ko ano yung ano, intended yung parang medyo wet look. Yeah, wet look. So, kudos. And this is a reminiscent for me for yung, alam mo yung fire ng 21 in dance version ng music video nila. So, oh my God, let's play. Audio is on point. Wow. Oh, the visuals. God. And the see-through of Stell. I love the jitter of the camera. It's just right, Harry. Movement ng camera. And I love the typography sa likuran. I love the very responsive yung editing.
Oh my God, yung mga added flavor ng editing. Yeah. Oh my God, and I love the close-up shots. Load gets heavy. Throw it. Ay, I love the transitions. Diba? Oh best, this is God. Just in a parking space. This is just in a parking space siguro. Parang parking lot, oh. Ang ganda ng mga ano, ng mga lumalabas na ano, parang fireworks. Oh, parang sa welding shop. Charin. Oo. Mga sparks. Ooh! I just, wow. I'm impressed with the editor. Oh my God, kung sino man yung nag-edit nito, kung sino yung direct, I think si Ja pa rin ang director nito, sana. Siya pa rin si Pino ko, creative director talaga eh. Yes. Sobrang galing mo, Justin. Of course, this is Pablo's ano na. Namuna. I love the individual shots. The typography. Tapos yung mga ano, no, yung mga lettering na lumalabas, sobrang on point. Correct. Already, don't you that I'm always ready. Come on and test me in your... Oh my God. Go, Josh! Go, Josh! Uy, sisipain pa yung cameraman, ha? Ah, bakit ang ganda? Hey, Taya! What a... And I love the boots. I love the fog machine. Ay, gusto ko yung transition na yun. Yung isa-isa. True. Oh my God. Don't look at me! Don't look at me! I love this editing. Ang ganda din yun. Ang ganda rin yung graphic na yun. Well... Oh my God, I'm so impressed, Harry. Yes. Alam mo naman, lagi tayo may masasabi sa lighting, sa yes, GT camera works, sa set na hindi natin gustuhan, or kaya, alam mo yun, there are always, we always have a comment when it comes to technicals. With the boys, hindi. Expected na natin that they will deliver eh. But we always tell them na parang, ang ganda nga ng performance ng boys pero medyo distracting yung mga ilang technical aspect ng videos. Yes, diba? Yes. Parang may something to improve on, yeah, dun sa technical aspect. Kasi the talent of the boys is unquestionably good eh. Diba? Walang kukontest dun eh. Sabi nga natin, diba, kahit from the very first reaction video natin na hate mo man sila but you cannot deny their talent. And ngayon, since we're aiming for a world domination and we want more casuals to notice us, sana ma-accentuate or ma-zoom at ma-magnify yung kanilang mga talents through these wonderful video performances. Yes. Diba? Hindi yung dapat, mga video enhancements. Oh, hindi dapat amateurish. And ang naging kasi nating problema nung BITS concert was they use the same stage multiple times for multiple pre-recorded performances ng boys, yes, at ibang events. Mm-hmm. And hindi masyadong pulido yung lighting. Alam mo yung manananggal na nabura na yung lower half nila kasi naka-itim. Tapos itim pa yung floor. Yeah, yeah. Tapos yung lighting, hindi rin masyadong flattering sa mukha nila. Tapos yung camera movements nakakahilo. Yes. This... My God. Wala akong masasabi dito. Wala promise. Akong masasabi dito. Ang pinakang gusto ko na lang mangyari is sana yung consistency ng ganitong quality sa susunod nilang mga performance. And ako mas gusto kong sabihin na Mana deserves this kind of setup. Na parang may bagong flavor, tapos ganito kaganda yung mga ginamit na lighting sa tabi. Parang wala, sobrang ganda. Tapos yung mga different effects sa video, like yung mga parang may fireworks na, sparkling. Parang sparks. Yeah. Mm-mm.
from the job, from the welding shop. Welding shop. Yeah, I love all the video elements. I love the cuts or the transitions. I love their individual close-up shots. Yes. Diba? Now, this is what I like. Kasi if you're going to record a performance, isang magalaw na camera and then isang steady camera, you're gonna be safe with that. Diba? Yes. Kasi pag ini-edit na yun ng editor, if bumimili siya, may dalawa siyang shot. Isang steady, isang experimental hindi. Na magulo. Mm-hmm. So you can add that if it complements the lyrics. At yung Bazinga kasi was made for this kind of a video eh. Yeah. So I just love the somehow magulo. We love the concept. We love, of course, the song. We love the voice on point, and we love the voice. And then we love the execution of the editing, post-production, which is the editing. We love it. From zero up until the end, congratulations, SB19. Yes. Parang best, hindi man natin nasungkit yung lahat ng awards dun sa Awit Awards. Oh. Pero imaginein mo na lang na ito yung present nila dun sa Awit Awards. I'm not sa lahat ng nakanood ng Awit Awards. My God. The quality of of the team, the quality of the voice. Oh my God. Parang ito yun, Harry. Diba? Eh. Parang hindi man sila yung nag-glorify when it comes to awards that night. Yes. Pero yung opening nahiya, kumbaga parang hindi napahiya ang SB19, no. Parang so ang ano na lang, ang kumbaga parang ang serve na lang ng boys sa mga sa mga sa award giving body is psych Bazinga, 'di ba? In a way. But we shouldn't be bitter because everything happens for a reason. Para tong beauty pageants, it's all subjective, not objective. Yes. So talagang even though we felt that we would win, may money involved. Yeah. Diba? I would rather have an award na walang money involved because you'll get that because you deserve it. The respect of the judges, you respect the mechanics. Mm-mm. But when it comes kasi to money, for me ha, lalo na yung mga beauty contest na mga pang-elementary na may money and ticket involved, hindi siya ganun kaganda yung glory. Yes. Diba? Money comes after glory. I mean, diba? But hindi money first before glory. That's just my personal belief, ha? But I would like to congratulate all the winners din naman sa Awit Awards. I think that if it was the mechanics that was followed, they deserve it. Right? Yeah. At feeling ko naman, parang SB19 won't think na hindi ginawa ng 18 yung best nila to vote for us na mas lakihan yung vote. I think sobrang ramdam na ng SB19 yung support ng 18. Parang we don't need to validate through voting awards. I mean awards na through voting. Alam mo yun. And at the same time, Bes, what's more iconic about this this award of hanggang sa huli. Hanggang sa huli yun. Parang it's so 2019 and yet humahakot pa rin ng award late 2021. So how iconic is that? Diba? That song is already... memorable sa atin yan, yung kantang yan. Yeah, although it's memorable, it's a thing already in 2019. So for it to have an award in 2021 is such... Diba? Nakaka-believe. Yeah. Very iconic. So congratulations, boys. Congratulations sa team. Congratulations sa production team. Sa lahat. Oh my God, this should be our shortest one. Because... ayoko nang gusto ko na lang panoorin ulit after this. Congratulations sa SB19. Last word, Sari. Ayun, again, sana Show BT or kung si Ja mag-direct nito, sana magkaroon ng patuloy na ganitong content tayo when it comes to pre-recorded performance. True. Kasi this will go viral sa internet. So technically pag may nakapanood na casual yan, tapos nakita nila yung ganito ka quality na pre-recorded performance, baka after ilang days, couple of days, 18 na yan sigurado. And with this quality, ha, Harry, I'm not to offend everyone, but 'di ba may mga sinasabi tayo minsan na parang
very international feel or parang Hollywood ang gumawa. Pero basically, mga Pinoy, di ba? Parang ang pangit lang ng connotation na parang pag Pinoy ang gumawa, hindi ganyan kapulido. But it only means na dahil dito sa performance na ito, my God, kayang-kaya nating tapatan talaga yung mga international act. And with the release of Where You At, I'm so excited. Best deserve the award. Please. Oh, release, please, release. Charing. Pero if I'm so excited for the future for SB19, 'di ba? Akala natin ano ko masasawa ang mga madlang people kasi nagpa-hour zone concert agad. Pero ngayon, we look forward for Where You At, Niebe at Ligayo. Parang Showbiz, feed us more. Ganun. Feed us more. Feed us more for the holidays like a turkey. Charang! Now, so if you want to support our channel, you may buy us a coffee at buymeacoffee.com/MattSummerTV. Or if you want to donate to our channel, you can always donate us at paypal.me/MattSummerTV. And hurry yung ating podcast naman. Of course. Na matagal lang walang new episode. You can listen to our podcast at Friendster Generation Podcast, available on yung streaming platform like Spotify, Google Podcast, at saka Apple Podcast. And by the way, guys, libre lang po makinig sa podcast. Yeah, you can stream it for free. And this has been your Kuya Matt. And this is Harry. On behalf of Blake, thank you very much for watching. Bye! Bye! Bazinga! Psych! Charing.